Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron tayong magandang balita para sa inyo, no? Yung ating mga kabayan dyan sa Pilipinas na naghanap ng mga opportunity, no? Again, sinasabi sa inyo, dito sa ating channel, andito po lahat. Lahat ng detalye, andito. Kaya huwag kayong umalis muna. Stay muna kayo dyan. Dahil talagang napakaganda itong opportunity, no? Kung kayo man ay qualify dito, bigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin gawin dito. Okay? So, but again, kung kayo man may mga baguhan sa aking channel, sana po yung makosidyo i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi yung notification bell para updated kayo tuwing meron akong in-upload dito nga sa ating channel. So guys, meron akong magandang balita para sa inyo, no? Kung kayo man ay talagang naghahanap ng mga trabaho dahil may nag-PPM sa akin doon sa aking Facebook page na, Kuya Noy, mayroon bang opportunity dito nga sa Pilipinas na nag-hire, no? Ito po ay talagang napakaganda dahil kung kayo man ay mga 20, 40 years old, babae o lalaki, pwedeng mag-apply dito. And again, sinasabi siya lagi, itong trabaho itong isasabihin ko sa inyo ay sana ay ayusin ang inyong resume, no? Ano ba natin gawin nito? Okay? Mamaya, bigyan natin ng mga tips dito. So, huwag muna kayo umalis. Diyan lang kayo. So, yun guys, itong ating sinasabi ko sa inyo lagi na dito nga sa paghahanap ng mga trabaho dito sa Canada, importante kasi na tayo ay magiging competitive, no? Sinasabi sa inyo lagi na ayusin ang resume, ayusin natin yung mga qualification natin, isulat natin na maayos ang ating mga qualification dahil ang mga employer or ang mga agency, sila po ay nagbabase dyan sa mga sinusulat sa inyong resume dahil hindi naman tayo kilala nila, no? So again, sa mga may mga agency dyan, no? Ako po ay open po ako makipag-collab sa inyo para po ako ay makatulong din sa ating mga kapwa Pilipino na gusto nagbalak pumunta sa Canada. Sana po i-PM nyo ako. Ako po ay handang makipag-collab sa mga agency dyan sa Pilipinas o taga saan man kayo. Open po ako makipag-collab para at least makatulong din ako sa ating mga kabayan. Makatulong din ako sa inyo kung paano maghanap ng mga trabahador, no? So, but again, nasabi sa inyo, kung kayo man ay naghangad ng mga trabaho dito sa Canada, maraming pathway ang Canada na kumbaga paano ba maghanap ng trabaho? Ano bang mga trabaho pwede available dyan? No? Depende kasi sa inyo. So, but again, sasabi sa inyo, sana po ito'y makatulong sa inyo at kung hindi man to mag-work para sa inyo, mayroon tayong job bank, mayroon tayong Indeed post, hanap kayo doon ng mga trabaho. Dahil napakaraming trabaho na opening dito. And again, sa mga kaubayan natin nagbalak pumunta dito, yung mga cashier, yung mga skilled workers, no, yung ating mga welder, yung ating mga pipeters, meron pa akong mga pinopost doon sa aking Facebook page. Puntahan niyo para at least balay niyo yun ay makatulong sa inyo, no? Hindi naman natin talaga alam kung hindi natin subukan. Okay? So batayin guys, itong ating pag-usapan ngayon ay ito yung mga farmers, no? Kung kayo man ay farmer or kayo man ay nasa farming, agriculture ang trabaho, subukan nyo to. Pero again, sinasabi sa inyo, mamaya-maya, na ito pong trabaho na to ay babae o lalaki, at ito po ay magjuju ang until sa August 10, no? Marami pa kayong oras. Kaya nga sinasabi sa inyo, ayusin ang inyong resume. Madali lang to. Alam nyo, napapansin ko, nagno-note dito si iPumps. Ito po ay kay iPumps, ano? Ilalagay ko sa description box yung kanilang information para at least kayo ay hindi ganun ka mahirapan. So again, sasabi dito ha, note, we can only respond to applicants whose current experience, industry, and qualification match the requirements of our principal employers. Okay, dali lang. Kailangan dun sa inyong resume, ayusin yung paggawa. Tapos kung kayo man ay kailangan kasi yung matching kasi ng mga requirements eh. Kaya nga ang daming hindi naka-qualify dito dahil yung ating mga kabayan na gusto at nagbalak na mag-apply dito sa IPUBS, nababasura lang, hindi napapansin kasi malayo talaga, napakalayo. Alam ko naman na marami tayong mga kabayan na may mga sapat na mga experience, subukan talaga to. Okay?
ayusin ninyo ang inyong work experience, yung industry and qualification match. Yan, tatlong yan. Importante yan. Okay? Maniwala kayo sa akin. Ang qualification dito, ito yon, at least 1 year work experience. Kung kayo man ay may mga 1 year work experience, kayo nagtatrabaho sa agri, mga Department of Agriculture, nagtrabaho kayo dyan. Subukan nyo, kung kayo man ay nagtrabaho sa isang farm or mga farm dyan sa Pilipinas na pwede ninyong gawin ito, subukan nyo lang, no? Ayusin nyo lang. And again, ito po, kung kayo man ay may mga agriculture or mga horticulture, no? Subukan nyo to dahil ito po ay napakagandang opportunity at sinasabi yan dito ay kung kayo man ay 20 to 40 years old, kayo po ay qualify dito. And again, itong trabaho na to, kailangan talaga ng maraming walking, maraming mga kneeling, bending, whatever. Ito po yung maraming posibilidad dito ay talagang working at heights or lifting 15 or 25 pounds. Maliit lang yan. Must be able to distinguish color. Okay? Hours, ang maganda dito dahil open overtime kasi from Monday to Saturday o pwede pang magtrabaho hanggang Sunday. Napakaganda. Dahil napakaganda na meron kayong overtime, no? Para at least man lang makabuhay-buhay man lang tayo sa gastos. Ano? So, but again, sabi sa inyo, subukan nyo to dahil hindi naman natin alam kung kayo ay makakwalify. Okay? So, again, ito yung sinasabi sa inyo. Na yung inyong description sa inyong trabaho, importante kasi na, kumbaga, ay isusulat nyo doon sa inyong resume. Okay? Itong mga crop startup, yung mga placing drip hose, ito sila, lahat ng mga nandito sa job description na to, ayusin lang ninyo. Medyo iti-twist-twist lang konti, no? Huwag naman masyadong i-copy-paste lang. Medyo dagdag-bawas tayo ng mga wordings dito para hindi masyado mahalata, no? Huwag kayo maingi kay iPumps na tinuturuan ko kayo. So, but again, general cleanup, yung expects all areas of greenhouse or warehouse. And again, follow all company policy, mga general farm maintenance, work in a physical demanding. Talagang kailangan talagang physical talaga to, no? Kaya sabi sa inyo, subukan natin tong applyan dahil ito po ay napakagandang opportunity. And again, wala po tong IELTS na sinasabi. Wala po silang sinasabi dito na wala tong placement fee. For sure tayo, walang processing fee. At legit agency to. No, mag-ingat lang kayo sa mga illegal recruiters. Dahil ito talaga sila ay maghahanap ng mga paraan upang kayo ay mabudol din, no? Your application is valid for 6 months for the initial submission and will be not be keep records compliance on the date the Privacy Act of 2012, no? So, but again, sabi sa inyo guys, itong job description na to dapat ayusin niyo kung gusto niyo talagang kayo ay mapapabilang na mapaparating dito dahil itong trabaho na to, dahil sinasabing August, probably next year to, andito ka na sa Canada at magkita tayo, no? So again, kung saan man to sila sa Canada, i-PM niyo ako para at least tayo na may magkwentuhan naman tayo, no? Na kumbaga paano kayo nakapunta dito, no? So but again, sinasabi sa inyo, ayusin ninyo ang inyong job description. Tinuturo ko sa inyo lagi, kahit gaano karaming nagba-vlog dito party Canada, importante paano kayo mako-qualify, paano kayo magtatrabaho dito. Dahil importante yan. Talagang maniwala kayo sa akin, kahit ano pa natapos nyo sa Pilipinas, kahit ano pa natapos nyo, kung hindi kayo maniwala sa akin na ayusin ang inyong mga job description, wala yan. No? Dahil meron tayong mga kaubayan na nag-PPM sa akin, anumang mga degree holder sila, pero hindi nga dahil talagang napaka hindi maganda ang kanilang resume. Para sa akin, nung ako'y nagbabasa ng mga resume nila, pasensya, hindi talaga papasa sa akin. No? So, but again, sabi ko sa inyo, ako po ay isang dropsman dito nga sa Calgary at talagang marami na rin sa mga naghanap dyan sa drafting, marami na rin trabaho dito sa dropsman at subukan nyo sa drafting dahil marami na rin naghanap talaga na trabaho na sana po ay maka-qualify kayo. Ayusin ninyo ang inyong mga resume. Yun talaga ang pinaka-key. Sa lahat na nagbalak pumunta dito, ang importante, ano ba ang, sinasabi nila, ano ba ang unang gawin?
ang unang gawin ninyo ang resume ayusin. Ilatag ng maayos para mas maganda. Puntahan ninyo yung aking Facebook page dahil nakapin po yung aking sample ng mga resume. Kung gusto niyo ng cover letter, hala sige, meron pa akong cover letter doon. Kopyahin nyo. Di naman natin alam. Kayo ay makukuha. But again, try your best. Sabi sa inyo, huwag kayong magsayang ng panahon na sa apply na wala namang resulta until last time kayo nga ay madidepress na lang, mawala na kayo ng gana dahil nga wala naman na kaming natatanggap sa Canada. You know, kaya nga sabi sa inyo, kahit pakunti-kunti lang yung tapo natin ng mga resume, importante, competitive tayo. Dahil pagdating sa immigration, pag nagtatanong si IRCC na bakit ikaw ang i-hire sa Canada, marami naman tao dito, kailangan may reasoning. Kailangan nare-reason niya na si Juan de la Cruz po ang kinuha ko because siya po ay magaling, talagang masinop sa pagtatrabaho. Ayusin kasi yan eh, di ba? I-reason out yan. Kaya nga sinasabi sa inyo, sa umpisa pa lang, ayusin na, okay? So patayin guys, medyo mahaba pa na ating video. But again, sana po itong ating video ay makatulong nga sa inyo. At kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo dito sa aking video or i-PM nyo ako sa aking Facebook page para at least kung may mga katanungan kayo, simple lang naman na mga katanungan, sagutin natin ng komplikado. Ano? Para at least kayo ay medyo makarating dito. Dahil sasabi sa inyo, ako po'y interesado at ako po'y masaya na kayo'y makarating ng Canada. Dahil para at least masubukan ninyo ano bang buhay dito sa Canada. Ano? So, but again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. At kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po yung makonsider ninyong i-like, i-subscribe, at huwag ka laging kalimutan yung notification bell para updated kayo tuwing meron ako in-upload dito nga sa ating channel. So again guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.